oh fuck, oh nga no. Pwede. Pwede ako mamatay na the joke's on me, tangina. Oh. Pwede ko rin sabihin yun. Nakakaramdam ka ba ng anxiety? Or? Medyo pare. May talaga? Mga, oh, may mga may inaalagaan akong... hindi pa naman siya ganun kabrutal, pero may mga days na hindi ka talaga makatulog kasi feeling ko pag pumikit ako o kaya pag inanto ako, parang hihigupin ako sabay hindi na magigising ulit. Wow! Oh, so kailangan ko lang, awake lang ako lagi. Talaga? Oo. Oh. Kung so, nakapraning ka talaga? Nakapraning yun, men. Wala namang ibang... nakapraning yan. Nakapraning yan. Good thing na ngayon, nung nagkaroon ako ng ganun, good thing na meron ako aso. Kasi every time na ina-attack ako, dalasan kapag ako na lang yung gising, tulog na yung mga bata, tulog na smises, ganyan. Tapos ina-attack ako. So ayoko naman siyempre mambulao. Isa mo lang, tangin na, pwede ako mamatay. Whatever, tangin na yan. Kung may aso ka, tulad niya, meron ko mga aso, natutuwa ako. Pwede mo kausapin eh. Ako, ganun lang ginagawa ko. Pag napaparinin na ako, habang nag-iilamos ako ng malamig na tubig, putang ina, mamatay na ako, gago. Puta, yun talaga. Naisip mo, mamatay. Oo, at least nasasabi mo sa kanya. So, pag may nasasabi mo sa kanya, nakatingin lang din na may aso, ramdam niya rin pare. Tangan na parang, utang, may problema sa amo ha. So, pag nababounce mo, parang, medyo nakakalma rin ng konti. Grabe, no. Yun ang, yun ang isang gamit ng aso rin talaga eh, no? Para sa akin yung mga taong ano, di ko alam, may napagpayuhan ako ng ganito eh. Isang tropa na feeling niya walang nagmamahal sa kanya. Okay. Sabi ko, tol, kumuha ka ng aso. Ay, tangina naman. Kasi walang magmamahal sa iyo ng ano, tulad ng aso. Tulad ng aso. Kung gusto mo, kung pagmamahal lang ang hinahanap mo, kumuha ka ng aso. Lahat sobra-sobrang pagmamahal ang katatanggap mo sa dahil sa aso. Good tip, pare. Magandang tip yun. Kasi, let's say, ano, saan ka nakakita? Ikaw, naging ano ka na ba? Nagmahal ka na ba na sa isang tao, kahit pa first girlfriend mo yan, o kung sino mang anak mo yan, na tamang pag nakita mo, puta, magpapaikot-ikot ka dahil sa saya. Talaga, ang saya mo, magpapaikot-ikot mo. Hindi ba yung aso, ganun eh. So, tapos talagang pagdating mo, talagang dadambahin ka. Diba, pag dumating ba yung asawa mo nung bagong kasal kayo, pagdating niya, dadambahin mo ba siya? Ewan ko lang sa'yo. O kaya, diba, pero yung aso, diba, talaga, kung gusto mo talagang, kung pagmamahal lang kailangan mo, maybe it's a little, ano, kumbaga parang, kasi hindi ko nararanasan. That's a start siguro. Start yun. Lalo pag mga ganung problema. I mean, dati, bad trip ako sa aso. Ayoko yan, men. Talaga? Ayoko ng aso, ayoko ng pusa. Kasi laking lola ako. Uh-huh. So sa lola ko, ang trabaho ko dun, magpakain ng aso. Oh, okay. So yun ang trabaho every umaga tsaka hapon. Pero most of the time, hapon. Kailan na ako bad trip? Siyempre, bata ako. Gusto mo mag-basketball. Tapos responsibilidad mo, puta, pagluto ng pagkain ng aso tsaka pakainin yung aso. Ang dami na aming aso. Napipikon ako dun, men. Mga pusa ay nahagis ko sa bubong, mga ganun. Nilalagyan ako sa well, sorry sa mga ano, animal lovers. Lagi ko sa balde, lagi ako ng paputok. Alam mo mga ganung shit. Oh my god. So, medyo kupa, medyo kupa talaga ako sa hype noon kasi nga siguro iniisip ko ngayon back then kasi nga may responsibility daw sa kanila na para sa akin, wala naman silang kwenta kasi hype naman doon daw eh. So, ba't nyo aagawin yung oras ko? Okay. Pero nung naglao, nung tumanda ako, nakita ko na yung reason kung bakit nag-aalaga ng hayop yung mga tao, ano nga bang purpose ng hayop, ng mga hayop. Okay pala sila, pare. Unang-unang pusa. Lumipat ako sa isang medyo liblib na paupahan na bahay, pare. May mga puno. Okay. So medyo wild to. May mga ahas shit. Okay. Level o sa probinsya. One time, umuwi kami ng bahay, merong patay na ahas sa loob ng bahay. Okay. Tapos katabi niya yung pusa. Mm-hmm. And then from that moment, pucha, sabi ko lahat ng mga kagaguhan na ginawa ko sa pusa, binalik sa akin. Ito, tignan mo, takot ako sa ahas eh. Mm-hmm. I mean, most of us malamang takot, diba? Tignan mo, pinatay niya yung ahas, nang ganun-ganun lang. Tapos yung pusa na yan, gagawin, nahagis-hagis mo sa bubong. So doon ko na rin, okay, putang ina, okay pala ito mga ito, loyal ako nga puta. Pakainin mo lang, dyan lang sila pare, para protektahan yung bantayan yung bahay mo kung wala ka. So from there, tangina sabi ko, oh shit, fuck it. Although hindi ako nag-aalaga ng pusa pero nasa aso ako. Oo. Good na good, man. Good na good. Iba yung pag may aso ka, tapos mararamdaman. Kasi araw-araw nilalakad ko yung mga aso. Okay. Mga aso namin. And makikita mo talaga yung, alam mo yun, parang, pag
Kasi alam nila pag ano eh, alam nga nila yung word na lakad eh. Okay. Maglalakad. Ano, maglalakad na tayo kasi dalawa yun. Yung isa, yung tawag dito, yung husky, yun yung maligalig talaga eh. Kasi one year old pa lang yun eh. Pag hindi mo siya inuna, habang ano, mag-iiyak na mag-iiyak yun. Eh minsan, madaling araw na ako lang maglalakad. Mm. Eh di ang ingay. Di eh yung isang aso mo na yun? Yung isa. Ang ganda nun po siya, ang ganda. Oo. Yung isa, hindi na nakakalakad yun eh. Kasi matanda na. Ano na siya, may mga tumors na siya. Ah, ganun? Oo. Ay, mga ilang taon na yun? 12 years na yun. Ah. Oo. Eh, meron ka, yung isang aso ko, ano, Aspin. Mas mahaba yun kasi mas masipag yun eh. Mm-hmm. Tapos, yun yung talagang pag nakita mo, yung magpapaikot-ikot na, ano, dahil turn niya na palakarin mo siya. Oh. Tapos ano na siya, parang, tapos titignan ka siya, mahal na mahal ka niya. Kumbaga parang yan. Ang ewan ko ha, siguro, inaano ko lang, parang hinuhumanize ko lang. Mm-hmm. Pwedeng ganun, pero kumbaga parang shit. Kumbaga si amo pinagaano, parang binibigyan ako ng attention. Mm-hmm. Diba? Tapos ang saya-saya niya, tapos parang magbabanding kami, mag-ano siya. So nakikita mo, habang naglalakad, parang nag-gagalop pa yung ano. Mm-hmm. Parang ano, nakikita mo saya talaga. Oo, oh, diba? Diba? Tapos kumbaga dahil sinamahan mo siya, so tingin ko, appreciated na appreciated sobra. Niya talaga yung oras na binibigay mo sa kanya. Sobra. So kaya yun yung advice ko. Actually gagawin ko ng advice yun tuwing may mga malungkot. Aso ka. Aso mismo. Kasi okay, diba, kaya diba yung company mo is ganun niya i-value. At samantalang yung ibang tao, tanga mo, bahala ka diyan, no? 'Di ba? Regardless kahit anong mood mo, pare. Andiyan lang yan, good siya. Oo nga. Kahit bad trip ka. Meron nga ano eh, yung, kasi naging guest ko dito si Ana Cabrera, yung sa POS. Ano, yung, kasi yung mga kaso ng mga animal abuse, yung mga, minsan may video na papaluin yung, kumbaga tinotorture niya yung aso, na wala namang ginagawa, papaluin lang niya, gusto nang paluin, ganun. Ang ginawa, tapos yung basta yung namamalo aalis, 'di ba? Yung aso pagbalik niya, nagkakawag pa rin yung buntot eh. Grabe, no? Kumbaga parang siya, kumbaga mahal-mahal pa gusto pa rin niyang ano, kumbaga hindi wala siyang pakialam na sinasaktan mo siya. No? Pinag-isipan kong mabuti mag-ano ako ng mga 2 minutes, baka may iyak ako eh. Oo, no. 'Di ba? Yung pagmamahal ng isang aso sa isang tao. Yung parang yung pananakit minsan ng mga amo sa hayop. Kasi parang ano eh, pag bad trip siguro sila sa bagay, hindi nila magawa kung saan kanino sila bad trip, hindi nila ma-express. Mm-hmm. So kung ano yung pinaka-weakest na nandun na available, doon nila ipapasa yung lahat eh. Oo nga. Parang ganun na nangyayari. So itong ano, loyal sa akin to, hindi naman papalagi ang aso sa'yo, amo ka niyan eh, kahit anong gawin mo. Oo nga. Gusto ko nang kagatin yan, hindi niya ibabaon yan kasi mag-aalangan siya. Dahil po siya, ikaw yung nagpapakain sa kanya eh. Oo, hindi niya gagawin, pare. So ikaw, bilang superior ka kasi human shit ka, sasaktan mo siya. Medyo na-realize ko yan kasi medyo nagagawa ko siya dati. So tinatry kong balikan, ba't ko ginagawa yun? Ah, baka nga. O dahil medyo weak to, puta, kaya ko to eh. Kinakayang-kayanan mo. Kaya ko to eh. Wala, hindi man papalag sa akin to eh. Battery pa ako dito sa hindi ko kaya. Okay. So parang ganoon ang nangyari kasi may kapitbahay din ako ganoon na every night umiiyak yung aso, ginugulpi lang for some reason, hindi ko alam kung trip niya. Mm-hmm. So yun, wala lang. Naralaman. Well, it's good na alam mo yun, hindi mo na ginagawa. Oh, di, may sarili na ako, may pagmamahal na ako sa tangina. Nung minsan nga nalasing ako, nakatulog ako sa pinto. Hindi na ako umabot ng loob ng bahay, pare. Buta yung aso ko lang katabi ko. Oo. Nagising si Mrs. Nakita niya katabi ko si Limon. Kinakasta ako, pare. Taksil! Naabuso ako, pare. I was raped. Ano yung aso mo? Ano lang yun? Paano ba? Askal lang din, pero may parang halong ibang breed. Medyo mixed breeds. Maganda, mabalbo na aso. Maganda. Okay. Grabe yung ano eh. Yung mga
yung mga Ascal, mga Aspin. Mm. Ano siya? Aspin na ba yung tawag ngayon, Aspin? Yun ang tinatawag ng ano, ng ni Heart ng Evangelista. Oh, yun. Actually, may campaign dati yung ano. Ah, para sa akin, gusto ko nga bantay eh. Bantay mm. sila eh. Yung mga bantay. Kasi originally, parang yun naman talaga yung oo. Purpose na simula eh. Oh. Kaya ano sila? Kaya, theory ko lang naman to ha. Theory ko lang. Kasi madami na ako naging Aspin na ano eh. Hmm. Kasi Aspin, asong Pinoy. Oh, yun ang ginawa nila. Kaysa parang deregatoro daw yung ano eh. Yung Ascal, asong kalye. So, katulad nung aso namin, hindi naman asong kalye. Yun, oh, naman. Anyway, etong yung mga local na aso, ano siya eh, parang tingin ko perfect talaga siya. Kasi isipin mo, yung mga panahon ng mga ninuno natin, mga katutubo, I'm guessing may aso na nun, no? Naman. Tingin mo, diba? Oo, meron yan. So, yung mga aso dati, kasi probinsyano ako, diba? So, may mga, yung lugar namin kasi, mga dalawa o tatlong bahay from the main road, gubat na. Okay. Ganun yung ano. So, yung ibang bahay, merong mga nakatira na sa looban ng gubat. May mga aso doon. So, makikita mo talaga, kumbaga pa, ano siya, yun yung bantay nila talaga. Hmm. Na, kasi kung mag-isa ka lang doon sa loob ng sa gubat na yun, kailangan mo may magbabantay din talaga ng bahay mo. Diba? So, at saka, yun yung training nila talaga. Kaya pag biglang may, ba, yung aso namin, pag lumabas yun, nakatayo lang talaga dun sa harap ng bahay. Mm. Nagbabantay talaga. Mm. Diba? Ganun talagang, ano niya, ganun talaga yung parang... Na-territorial kasi sila eh. Oo. Right. Ganun yung parang pagka... Kasi, katulad nung ano, nung isang aso namin, yung Yellow Lab, pag hinagisan mo, nagpe-fetch talaga yun eh. Okay. Yung ano, yung husky, hindi nagpe-fetch yun. Kasi hindi, yun ang trabaho ng ano, ng Yellow Lab eh. Taga-fetch talaga sila eh, nung ano eh, mga duck hunters. Mm. Diba? Pag nabaril nila yung duck, okay. Sila yung... Ah, Labrador pala yung mga yun. Oo, oh, okay. Yun yung ano, yun yung trabaho nila. Mm. Yun yung, dun sila, yun yung training nila. Mm. Tapos, yung husky, ang training nila, for hunting eh, sa snow. Oo naman. Diba? Kaya ang mga hinahunt nila yung mga mas maliit na hayop sa kanila. Kaya galit sa pusa yun eh. Okay. O, kasi pagkain talaga tingin niya dun. Oo. At saka gusto niyang patayin yung ano talaga. Ilang beses na basta. May napatay na ba siya? Oo, meron na. Actually, dalawa na yung napatay niyang kuting. Kaya ano, kaya yun. Di ba mahirap mag-alaga ng ano? Di ba sabi na mahirap mag-alaga ng husky dahil dito mainit? Well, parang nag-adapt na yung mga binreed dito. So mula pop, hindi nasa'yo na yan. Papi pa lang nasa'yo na. Ano, mga 3 or 4 months yung ano, yung binigay sa amin. Bigay lang sa amin yun eh. Okay. Yung friend kasi namin, meron silang mga huskies. Ayun, nabuntis. Mm-hmm. Well, kasi alam nilang marunong kami mag-alaga ng aso. Oh. Ayaw naman nilang ano, hindi naman sila breeders na ano eh. Parang against pa nga sila dun yung ano eh. Hmm. Parang don't shop, adapt yung ano eh. Yung, ano nila eh. Yung mantra ng mga ano eh. Tapos, yun, binigay sa amin yung isang tuta. Tangina, buti pa sila. Pag nabuntis yung mga aso, may mag-a-adapt eh, no? Oo. Oh. Yung iba naman kasi, meron akong isang office mate dati. Alam mo nung nauso yung si Paris Hilton, yung meron siyang chihuahua sa bag, di ba? So, itong... ano pangalan niya? Hindi man siya nanonood na doon. Anyway, itong taong to, ano siya, parang binigay, hindi ko alam mo, binigay, baka binigay niya rin. Baka binigay niya sarili niya. Pwede rin. Or binigay din talaga sa kanya, tapos, hindi naman siya mahilig sa aso. Mm. Parang, pero natutuwa siya na meron, para siyang si Paris Hilton na may asong maliit sa, ano. Tapos, na, after, wala pang 2 months. So, uy, munti ka nang masabi pa. Munti ka nang masabi pangalan. Pero, so, uy, ano, anong, kamusta yung, ano mo, yung chihuahua mo? Mm. Munti namatay na. Alam mo bakit? Kasi iniwanan niya sa, ano, sa lamesa. Tumalon. Yun, nabalian.
Hindi na hindi niya nalagaan. Hindi nalagaan ng matino na infection yung ano, patay. Fuck. 'Di ba parang kasi kumbaga hindi naman siya dapat nag-aalaga, may nagbigay siya. No. O kaya bumili siya or basta napadpad sa kanya yung aso. Hindi regalo kasi. Hindi naman ano eh, kaya never ka dapat magbibigay ng aso. Tama. Dapat with consent, kunyari oh may aso akong bibigay sa iyo, gusto mo ba? Oh, at dapat saka, ganun. No? At saka sisiguraduhin mo na hindi lang gusto, na kaya niyang mag-alaga kasi oh, yung iba kasi parang ah, gusto ko gusto. Oh. Kasi yung ibang aso hanggat cute lang, ah, 'di ba? Eh yung mga Aspin, ang cute din nung ano eh, 'di ba? Makita mo ngayon sa baklaran dati para, ah, oh, ano to? Bull mastiff. Pero Aspin lang naman talaga 'yung mga 'di ba? Eh kung hindi mo alam kasi oh, sa sobrang cute, maniniwala ka bull mastiff daw to. Habang lumalaki nag-iiba na, no? Eh bull mastiff ano eh? 60,000 yata ang tuta noon, 50 no? More or less, mag ganun. Tapos biglang bibenta ng 2,000.